Hello mga ka-idol! Welcome to my YouTube channel! Magandang araw mga ka-idol! Again, welcome back to my YouTube channel! Ngayon, mga ka-idol, ang gagawin natin is... Ang gagawin ko is may tuturo ko sa inyo. Kasi kagabi kasi, may na-discover ako isang app. So itong app na to is napakalaking tulong sa mga estudyante na nag-o-online class or nagmo-modular or yung modular type of learnings. Kasi karamihan kasi ngayon na napakahirap na alam niyo yung walang teacher na nagtuturo. Kasi malaki na pagkakaiba ng face-to-face and then yung online or modular type of learning. So, ang mga magulo kasi natin, hindi tayo may turuan because daming may trabaho pero yung iba busy sa mga business and then yung iba naman is hindi makapagturo kasi walang kakayanan magturo sa mga anak. So ngayon mga ka-idol, itong app na to is hindi naman siya talagang malaking tulong pero mababawasan yung alam niyo yung iisipin at talaga na may kaunting may tutulong sa atin or sa mga estudyanteng nag-aaral. So, mga ka-idol, tuturo ko na sa inyo kung paano ang process o yung proseso ng application na to. So, samahan niyo ako mga ka-idol, panoorin na natin. Ayan mga ka-idol, so ngayon ay ituturo na natin kung paano yung process or proseso kung paano gamitin tong application na to. So first, i-install muna natin tong app. So, punta ka tayo sa home. Sundin nyo yung process mga ka-idol. So, home and then punta tayo sa Play Store. Play Store. So, ito. So, ang gagawin natin mga ka-idol, search natin yung application. So, ang title pala, ang pangalan pala ng application na to is Socratic. So, search natin Socratic. Socratic. Ayan. Ayan. Ito. So, install na natin mga ka-idol ha. Mabilis lang naman yung pag-install nito. Ayan. Loading na siya. Ayan. 49. 71. Ayan. Tapos na siya mga ka-idol. Ito talagang application na napakalaking tulong sa mga mag-aaral. Ayan. Open na natin. Open. Ayan. Sign in to continue. So, kailangan natin mag-sign in. So, may email account kayo. Yun yung gagamitin natin. Yun yung gamitin natin. Ano ba yun? Yung gagamitin natin. So, sign in. So, ang gagamitin ko yung email account ko. Ayan. So, let's go. So, let's go. Hello. So, itong app na to, mga ka-idol, pag gumawa tayo dito is, kailangan picture. So, halimbawa, sa mga modular type of learning, so may mga question doon. So, ang gagawin nyo lang is, picturean nyo yung tanong, and then i-craft nyo, so doon makikita nyo yung ibibigay nyo yung sagot. So sa mga online class naman is isulat nyo yung tanong sa kanyo picture and then picture nyo yun yung makikita nyo yung sagot. So may example ako dito, so gawin natin ha. Ayan. So about P6, so itong tanong na to is about what is electric current? So, picturean natin. Ayan. Take the picture. Okay. What is electric current? So, ikakrap natin. Yung tanong lang dapat yung makikita. So, yan. What is electric current? So, go. Yan. Lalabas na siya. So, ayan mga ka-idol, lumabas na yung sagot. So, electric current is electric charge in motion such as the flow of electrons through a wire. So, kung gusto nyo mga ka-idol ng more information or
mga iba pang information tungkol dun sa tanong na yun, i-scroll down nyo lang, and then ito, diba, ito, explain. So, pindutin nyo lang to, see more. Ayan. Then, makikita natin, ayan, ini-explain niya mga ka-idol. So, kung gusto nyo rin mapanood, yung video niya, may mga related video siya tungkol dun sa tanong na tinanong nyo dito sa application na to. So, ito, electric current, ayan, maaari natin panoorin yan, YouTube. So, yan, next question mga ka-idol. So, pangalawang tanong is biology naman. About science muna tayo. So, biology. Oh, picture natin yung first question. Yan. Yan. Then, crop natin kasi may nasasamang ibang question. Yan. Ayan. Okay na. So, go. Biology themselves. So, organs refer themselves through a process of. So, what is the answer? So, the answer is mitosis. Mitosis. Tama bang pronounce ko? Ayan. So, if, kung gusto nyo pa ng malaka, iba pang information tungkol dun sa tanong nyo is yan, katulad kanina sinabi ko, yan, maraming mga choices o mga options na maaari nyo makuha. So, maaari din kayong manood, ayan, ng YouTube, mga related videos tungkol dun sa tinanong nyo dito sa application na to. So, next. So, ito yun. Kasi dito tayo talaga nahihirapan kahit nung nag-aaral pa ako. Yung math, pinaka-ano talaga to, pinaka-mahirap na subject sa high school, even sa college. So, ito na, mga ka-idol. Madali lang siya dito. So, picture na natin to, yung isang question. Ah, mayroon pa palang isang question sa biology. So, tingnan natin yung isang question sa biology muna. Ayan. Biology. Ayan, mga ka-idol. So, cut natin. Kailangan tumugma siya dun sa mismong tanong. Ayan. Yan. Iba. Same. So, ito na mga ka-idol. Which of the following is considered a model for ensign action? So, ayan, mga ka-idol. Kung gusto nyo makuha yung sagot na yun, click see more and then, yan. At ito pa ang pinakamaganda dito mga ka-idol. Hindi yung isang pinaka-exact. Makikita nyo yung pinaka-exact answer dun sa tanong na gusto nyong itanong. At the same time, may explanation pa siya na pwede nyong aralin. Diba? And then, pwede nyong manood ng videos. So, yan. Next, punta na tayo sa math. So, ito na yung pinaka-worst na subject. Yan. Math. Yan. Picture na natin yung isang question. Combined terms. Yan. Yun. Math. So, yan. Combined terms. So, ayan, mga ka-idol. Tama ba yung ano? Wait lang. Kailangan natin matumuma yung sagot. Yun. Yan. I-crop natin. Yun. Go. Ayan. Ayan na siya. So, ito na mga ka-idol. Tingnan nyo yung mga ka-idol yung ano niya. So, ito maraming explanation. So, ano ba ang tamang sagot dito? So, kailangan nyo mga ka-idol basahin, then tingnan kung yung solution ba is tama, and then yung sagot ba is tama. So, tingnan natin dito sa isa. Mga ka-idol. So, ang tamang sagot dito is ito, pindutin natin ito. Mod. Simply mod. Picture nga natin ulit mga ka-idol. Hindi siya nakikita eh. Pag mo akong biguin. Charot. Ayan.
Ito na lang kaya yan. Ayan. Ayan. So, ito na. Let's simplify. So, ang tanong, ito yung ano niya ha. So, 12A plus 26B minus 4B and then minus 16A. So, ito yung answer. So, ang answer is 4A and 22B. Tama ba? So, tingnan natin kung tama ang sagot. Ayan. Ito, mga ka-idol. So, kailangan talaga natin basahin. Hindi lang sa math kasi, kailangan natin alamin kung yung binigay na sagot dito sa tanong na tinanong nyo is tama. So, kailangan natin ng matinding pagsusuri. So, tama nga. 4A and then 12B. So, ayan mga ka-idol. Next question. So, question is simplify. So, ayan. Kailangan nating videohan. Ay, videohan, picturean. Nag-blur siya. Ayan. Aba, nag-blur. Let's go sa ano. Yun. Kaya siguro hindi niya makita masyado kasi nag-blur. Yan. Aba. Yan mga ka-idol. Ito na siya. So, the question is simplify. So, open and close parenthesis. 4 minus 5 and then minus 39. And, kita nyo naman yung ano niya. Ba't may 2? Okay, tingnan natin kung ano yung sagot. Bibigoy niya ata ko nitong ano na to. Tingnan natin. Yun, malinaw na siya. Yeah, thank you naman. Tingnan. Ayun. So, the answer is 2. So, tingnan natin yung solution na binigay ni app. Subtract the numbers. So, yan. Nakikita nyo ba mga ka-idol? So, ang sagot dito sa number 2 na question is 2. So, ayan na yan. Sinasolve na siya. Kusa na siyang nagsasolve. And then, overview, ayan. Ito yung pinakatanong and then the solve is ito. Multiply the numbers, add the numbers. So, the answer is 2. Ayan na. Pindutin nyo lang yung mga ano. Ito, subtract the numbers. Ayan. Add the numbers. Ayan. Multiply the numbers and then add the numbers. Okay mga ka-idol, nakita nyo ba yung ano? So, hindi lang yan ang nagagawa ng application na ito mga ka-idol. So, tingnan nyo mga ka-idol ha. Ayan siya. So, ito yung mga nagagawa nitong app na ito. Biology, chemistry, yung branches ng science. Biology, chemistry, physics, earth science, environmental science. So, ito pa, sa math, algebra, geometry, trigonometry, pre-calculus. So, yan, mga, ano, and then dito, pagdating naman dito sa English, fiction, non-fiction, drama, poetry, then US history, and then world history. So, ayan na mga ka-idol. Naway, may natutunan kayo dito sa app na to, sa vlog na to. So, mga ka-idol, yan, i-end muna natin tong ano. And mga ka-idol, so, sana may natutunan kayo sa video or sa vlog ko na to. Dun sa app, hindi naman siya talaga na, ano, hindi ko kayo ini-encourage na lahat ng tanong is doon yung tanong. Pero, pwede rin naman, pero kailangan nyo pa rin aralin yung mga explanation na binibigay ng app. May mga explanation din pa yung nakikita natin. Pwede nyo rin panoorin yung mga videos or related videos na related doon sa tanong na tinanong nyo doon sa app. So, naway, may
naitulong tong app na to sa inyo. So, sa mga nag-online class and then sa mga modular types of learning. So, mga ka-idol, hanggang dito na lang. So, wag nyo kalimutan mga ka-idol, i-like, and share, subscribe tong YouTube channel ko. So, paalam. Bye-bye mga ka-idol. Naway may naitulong tong app na to, yung vlog na to. Thank you.